Okay, hi guys! So sa video na to, ang i-discuss natin is yung derivative ng mga trigonometric functions naman, okay? So without further ado, pakita ko na agad sa inyo, okay? So nilista ko muna siya, pero isa-isay natin siya, okay? So meron tayong sine, cosine, tangent, secant, cosecant, cotangent, okay? Ngayon, simulan natin sa sine, okay? Tandaan natin, pwede, sige, bilang tip na lang, since sobrang naging useful sa akin, isipin natin sila as pairs, okay? So sine and cosine. Bakit? Kasi ang derivative ng sine is cosine of x, okay? Yan ang derivative ng sine. Ang cosine of x naman, ang derivative niya is sine of x. Pero, okay, negative siya. So, ang derivative ng sine x is cosine x. Derivative ng cosine x is negative sine x. Ngayon dito naman, so sa tan x naman, so ang kapair niya naman is yung secant. Okay? Kasi, bakit ganito? Okay, tandaan nyo to. Sige, ilista ko, isulat ko muna tuloy. So, ang derivative ng tan x is sec squared x. Okay? So, sec squared x. Pero, isusulat ko muna siya as sec x, okay? So, kasi may kita nyo in a while kung bakit ko siya ginawa muna ng ganyan. Okay? Okay. Kasi dito, yung sec x natin, yung secant x natin, ang derivative niya is sec tan. Okay, so sec x tan x. Okay, so ba't ko siya ginawa ng ganyan and then ba't ko sinabi na pair sila? Okay? Kasi kung titingnan natin, tan sec 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 tan. Okay? So, kung ililista natin sila, tan sec 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 tan. Okay, so parang mirrored sila, di ba? Parang mirrored sila dyan. Kasi ang derivative ng tan is itong dalawang to, okay? Tan sec sec. Ang sec naman, ang derivative niya is sec and then tan, okay? So tan sec 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 tan. So sobrang naging useful yan sa akin nung high school, so baka matulungan din kayo. Okay, so yan siya. So ngayon, yung sec x sec x, gawin na natin siyang sec squared, okay? So secant squared x. So kung buburahin ko to, pero yun siya, tan sec 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 tan. Pero yan, so para formal lang, gawin natin siyang sec squared x. Okay? So yan siya. Dito naman sa cosecant x and cotangent x, similar din, pairs din sila. And then may similar din silang property dito. Pero ano ba, mas mahirap silang i-pronounce. Kaya mas gusto kong gawing example talaga yung tan sec 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 tan. Okay? Pero dito sa cosecant x, ang derivative niya is negative cosecant x cotangent x. Okay? Yan siya. And then, ang cotangent x naman is negative cosecant x cosecant x. Okay? Medyo similar siya kasi kung titingnan natin, cot x, wag cot x, cot cosecant cosecant. And then, ang cosecant naman is cosecant cosec, wait, pala. Cosecant, ang cosecant is cosecant cotangent. Okay? Kung mirror, titingnan ulit natin, pwedeng mirror ulit siya rito, cot, cosecant, 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 cot. So similarly, ang cot, ang derivative niya is dalawang cosecant. Ang cosecant naman is cosecant and cotangent. Okay? So ganun lang siya. Sana makatulog yan sa inyo. And then, ito. So, hindi pa. May isa pa tayong ibibigay na, ano ba, trivia? Feel ko familiar na rito ang lahat. Pero kung mapapansin nyo, lahat ng nagsisimulang trig function sa letter C, okay? Negative. Negative ang mga derivatives nila. Okay, so may mga negative. Okay? And then yung mga hindi C, positive sila. Okay? So, yun lang. So, yun. Bale, by pairs ulit tayo. Sine at cosine kasi ang sine, recap lang to ha. Ang sine at cosine pair sila kasi ang sine, ang derivative niya is cosine of x. Similarly, cosine of x is sine x pero since nagsisimula siya sa C, negative siya. Okay? So, tan x, sec squared, sec x, sec tan. Tan sec sec, sec sec tan. Cosecant x is negative cosecant x, cotangent x. Ang cotangent x naman is negative cosecant x, cosecant x. Or, sige, palitan na pala natin ito. Gawin na natin siyang cosecant squared. Okay? So, negative cosecant squared x. Okay? So, yan siya. So, bali, babalik-balikan naman natin yan. So, for now, i-leave lang muna natin siya dyan. Okay? So, yan. Proceed tayo sa pag-solve natin ng example. Okay? So, let's say meron tayong 3 sine of x minus 2 cosine of x plus e cotangent x. Okay? So, yan yung function natin. Pinapahanap sa atin yung f prime of x. Okay? So, ang mangyayari lang dyan, okay, di ko pala sure kung nabanggit ko to sa, ano, sa previous video, pero kapag may constant, okay lang yun. Di tayo mababother kung may constant man yung function natin, okay? Or yung term natin. So, okay lang yun na may constant. Okay? However, kapag dalawang, ano ba, dalawang term na sila, halimbawa, x sine x, okay, iba na yan. Okay? So, papio lang gagamitin na natin dyan is product rule. Kasi, nag-multiply tayo. X times sine x. Nag-multiply tayo ng dalawang terms na pareho may variable na x. Okay? Pero, kung constants lang, kung constant lang ang meron tayo, halimbawa ganito, 3, constant yung 3, times sine of x, which is yung term natin na may variable na x, okay lang yan. Okay? So, yan. Napahaba na. So, ang f prime of x natin is 3 pa rin. Mariretain lang natin yung constant, 3.
Okay? Then, kung babalikan natin, ang derivative ng sine is cosine. So, ang derivative nito is 3 cosine of x. Ito naman, minus 2, ang derivative ng cosine of x is sine x. Okay? Negative sine x, huwag kalimutan. Negative sine x is nagsisimula siya sa letter C. Okay? Plus, okay, dito. So, ito, yung E natin dito is constant lang din siya. Okay? Huwag malito sa mga ganyan. Pwede yung gawing pampalito ng mga teachers or prof. Okay? So, E cotangent x is constant lang yung E. So, remain lang siya, E. Ang derivative ng cotangent of x is, okay, kung tatandaan natin, cotangent, cosecant, cosecant. Pero negative, so, cosecant squared. Okay? Titingnan natin dito. Okay? Ang cotangent is ito siya. Negative cosecant squared x. Okay? So, ngayon, yan siya. Kung i-rearrange natin, kung ayusin natin yung answer natin, so f prime of x equal siya sa 3, equal siya sa 3 cosine of x. And then ito, double negative, so magiging plus na siya. So, 2 sine of x. Ito, positive and negative, so magiging minus siya, minus e cosecant squared of x. Okay, and that's our final answer. Okay? So, yan siya. Ah! Mali. Ito. Ganyan. Sorry. Okay, yan. Yun, bale, sige. Next example tayo. Ito. So, bale, kapag ang binigay naman sa atin is f of x is equal to 6 tangent of x minus 9 secant of x plus pi cosecant x. Okay? So, ngayon, ganun lang din actually. Medyo similar lang siya. Kailangan lang talaga natin, ano ba, i-familiarize, pero, yun nga, i-familiarize or i-memorize. Pero, yun nga, kung tandaan nyo lang mga sinabi ko, pairs yung sine and cosine, yung tan at sec, kasi tan, sec, 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 tan. Sa cosecant naman, cosecant, cosecant, cotangent, cotangent, cosecant, cosecant. Okay? So, yun lang siya. So, yan. So, bale, ito, kung papatuloy natin to. So, 6 tangent of x, so 6 pa rin. And then, tangent of x is tan, sec, sec, so magkakaroon tayo ng sec squared. Sec squared x. Okay? Minus 9, ang sec naman is sectan, tan, sec, 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 sectan. Minus 9, secant of x. Ah, ba't ganyan? Secant of x, tangent x. Okay? Plus, okay, similar dun sa naunang problem natin na gumamit tayo ng e, may e, dito, yung pi naman natin dito is constant lang din. Okay? So, wag lang malito. So, pi, yan, pi. Ang derivative ng cosecant is cosecant, cosecant cotangent. Okay? And then negative kasi nagsimula siya sa letter C. So, minus cosecant x cotangent x. Kasya pa ba sa screen? Sana kasya pa. So, yan. Ah, wait. Na-negative ba natin yung mga C sa kabila? So, ito, dapat negative siya. Ito, negative din. Okay, so, na-negative natin yung mga C. So, ito rin. So, yung cosecant, ang derivative niya is negative din dapat. So, yan. Kung i-rearrange natin, I mean, kung isi-simplify natin yung mga symbols, so, magkakaroon tayo ng 6, ba't ganyan? 6 secant squared x minus 9 secant x tangent x. Tangent x. Okay? And then, ito, plus, positive and negative, so magiging minus na siya. Minus pi cosecant of x cotangent of x. Okay? And that's our final answer. Okay? Yan lang siya. So, bale, hindi siya ganun ka-complicated pa kasi ang kailangan lang natin is ma-familiarize to. Then, once familiarize tayo dito, CCU na lang yan sa atin, yung mga trig functions na yan. Okay? Pero yun, bigay lang kami ng practice problems. So, ito. So, sagutan nyo siya. Pause nyo yung video kung gusto nyo siyang sagutan. Kasi yun, papakita na natin yung answers in 3, 2, 1, and eto sila. Okay? So, yun. So, discuss lang natin mabilisan. So, yun nga, sec. So, ang derivative niya is sectan. Ang cosecant naman, ang derivative niya is cosecant cotangent. Pero since negative siya, minus siya rito, dapat negative din yung derivative nito. So, dalawang negative magiging positive. Okay? So, yun. Positive 3 cosecant x cotangent x. Ito naman, cotangent. So, cosecant squared siya. So, negative kasi sinagisimula. So, minus 2 cosecant squared x. Similar dito. Ito, 8 tangent of x. So, ang tan is sec sec. So, sec squared. So, 8 sec squared x plus pi. Yung cosine is negative sine yung derivative niya. Pero may minus tayo dito. So, dalawang negative kaya naging plus. So, plus pi sine x minus ito, e. Derivative ng sine x is cosine of x. Okay? So, yan siya. Kaya yung mga final answers natin. Okay? So, yan lang siya. Madali pa to. Pero, sige, pihirapan natin yan. Papahirapan natin yan. Kapag ito, paano kapag hindi na lang x? Sa mga susunod nating videos, paano kapag 2x na yung nasa loob, mga ganon. So, kapag 3x, mga ganyan, x squared. Okay? Pero for now, yan muna. Okay? So, yan lang muna siya for this video. So, see you sa next video. So, bye-bye!